isang batangkenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto, umpisahan na po agad natin itong ating talakayan. Dito po sa nakita nating balita nung isang araw pa to, na kung saan sabi po dito, Tariela Chinese vessel in West Philippine Sea increased after Duterte administration. Ibig sabihin, sabi daw po nitong si Tariela, mga kababayan, yun daw pong Chinese vessel sa West Philippine Sea ng Chinese, mas lalo daw pong dumami nung pagkatapos ng administrasyong Duterte. Sa madalit salita, mas lalong dumami, mga kababayan, nung panahon ng administrasyong Marcos. So ito, alamin po natin, tinagalog ko na po para sa inyo, ano po, para maliwanag po sa atin pagka tinalakay natin itong isyong ito, itong topic na ito. So ngayon, ito mga kababayan, yung pagtagalog natin dyan. Sabi dito, eto daw, sabi ni Tariela, dumadami ang mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea pagkatapos ng administrasyong Duterte. Sabi pa dito, mga kababayan, mas dumami ang mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea noong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kumpara sa kanyang hinalinlan. Ayon sa Philippine Coast Guard PCG, mga kababayan, so sinasabi po dito na mas lalong dumami yung mga sasakyang pandagat ng bansang China, mga kababayan, dito sa West Philippine Sea kumpara noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So alamin po natin kung bakit, mga kababayan. Sabi po dito, sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commandore J. Tariela na ito ay dahil hindi na kailangan ng China na mag-deploy ng mas malaking fleet noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari nating sabihin na may pagtaas, ngunit muli ito ay may kaugnayan sa ating tugon sa transparency na nagsasabi sa mundo tungkol sa kanilang uri ng panliligalig. Sabi ni Tariela, sa panayam ng ANC, nang tanungin kung may mas maraming sasakyang pandagat ng China noong panahon ni Marcos kumpara kay Duterte. So ibig sabihin, mga kababayan, kaya po dumadami yung mga sasakyang pandagat ng bansang China dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Dahil nga naman kung tutuusin noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ay tiwala na po ang China na wala tayong gagawing aksyon or wala tayong gagawin na ikagagawa galit po ng bansang China. Sa madalit salita, talagang maluwag tayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte dito po sa West Philippine Sea. Kumbaga, hinahayaan lang natin na yung China yung magmaniobra dun po sa mga teritoryo po natin. So sabi pa dito, mga kababayan, hindi na idinetalye pa ni Tariela ang bilang ng mga sasakyang pandagat kumpara mula kay Duterte hanggang sa administrasyong Marcos. Gayunpaman, binanggit niya ang level ng provocation ay nananatiling pareho. Ang pagkakaiba lang ay hindi na nila kailangan magpadala ng mga sasakyang pandagat dahil sa una pa lang nakatiklop na tayo, mga kababayan. Sinabi na nila sa mamamayang Pilipino na wala na tayo magagawa tungkol dito, ani ni Tariela tungkol sa administrasyong Duterte. So ibig sabihin, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam na ng China na wala tayong gagawing hakbang na makakapagligalig, mga kababayan, para magkaroon ng sigalot at saka tensyon dito sa West Philippine Sea. Kasi nga, maluwag na po tayo at lahat ng ginagawa ng China nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, oo na lang ng oo yung presidente natin. Kaya nga, mga kababayan, kung iisipin nyo po ngayon sinasabi nung iba na nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, wala daw pong gulo sa West Philippine Sea at hindi naman daw po ito napapag-usapan at natatalaka yung mga tungkol sa tensyon. Pero kung iisipin nyo, ngayon mas naging agresibo ang bansang China dyan sa West Philippine Sea dahil nga sinasabi ng bansang China, mga kababayan, hindi tayo marunong tumupad sa napagkasunduan. Ibig sabihin, mga kababayan, ang gustong mangyari ng bansang China maging katulad tayo ng panahon ni dating Pangulong Duterte na okay lamang po sa ating mga Pilipino at sa ating presidente yung ginagawa na pagmamaniubra ng mga taga-China dyan po sa West Philippine Sea. Kumbaga, mga kababayan, kahit teritoryo natin yon, China yung namamahal at nagmamaniubra doon at walang problema po sa atin. So anyway, sabi pa dito, basahin pa natin, pero para sa ating presidente na piniling isa publiko
at ilantad ang mga ganitong uri ng illegal na aksyon, kinailangan nilang mag-flex ng mas maraming kalamnan para sila ay banta sa atin. At iyon ang dahilan at paliwanag kung bakit mas marami ang deployment ng barko ng China ngayon sa West Philippine Sea kumpara sa nakaraang administrasyong patuloy niya. Mga kababayan, sabi pa dito, eto ha, basahin pa natin. Umiikot si Duterte sa China ngunit binaligtad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hakbang na ito. Marcos greenlighted joint patrols at military exercises kasama ang United States sa Pilipinas Sea at pinahintulutan ang mga Washington na makapasok sa apat pang base militar ng Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na umane ng galit ng China. Mga kababayan, sabi pa dito, iginit ng Beijing ang soberanya sa buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea, kahit sa mga nasabing claim ay epektibong napawalang visa ng ilang international na tribunal na desisyon noong Hulyo 2016 na nagsimula sa isang kaso na isinampa ng Manila noong 2013, mga kababayan. So maliwanag naman po na sinasabi dito na kaya ngayon ang bansang China nagiging agresibo, mga kababayan, kasi nga, unang-una ang ginawa ng ating presidente, isinapubliko po yung ginagawang pandiligalig ng bansang China sa bansang Pilipinas at yung pilip na pangangamkam at pananakop po sa ating mga teritoryo. Kaya mga kababayan, kung iisipin nyo yung sinasabi nyo dati, lalo na yung mga panatiko ni dating Pangulong Duterte na bakit daw nung panahon hindi naman daw nagiging issue at napapag-usapan yung West Philippine Sea. Kasi nga mga kababayan, masyadong tahimik yung patungkol sa West Philippine Sea at hindi natin alam mga kababayan kung ano ba talaga yung nangyayari doon. Kasi nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, Chinese Coast Guard po yung nagmamaniubra po doon. Sa madalit salita, bansang China mga kababayan yung nagmamaniubra sa West Philippine Sea, kaya hindi po gaanong natatalakayan at napapagtuunan ng pansin. Unlike po ngayon na yung presidente po natin ay nagkaroon po ng boses na kung saan mga kababayan kinukundi na yung ginagawang pangaharas ng bansang China at kiniklaim natin yung mga teritoryo po natin. So ngayon mga kababayan, sa pagkakataong ito, dito nyo makikita yung talagang weak leader. Ano po yung mahinang leader? Sinasabi nung iba na mas mabuti pa daw si dating Pangulong Duterte kasi walang gulo sa West Philippines. Pero kung lalaliman nyo po yung pangunawa ninyo, eh kaya lang naman nagkaroon mga kababayan ng katahimikan dati sa West Philippines kasi ipinaubaya po natin yung mga teritoryo po natin dito sa bansang China at nagsawalang kibo at imek mga kababayan yung dati po nating presidente. So maliwanag naman po yung sinasabi dito nitong si Tariela, mga kababayan, na kaya agresibo ang bansang China kasi mas pinili ng ating presidente na ipaglaban po yung mga teritoryo po natin. Unlike sa dating administrasyon, nananahimik na lamang po mga kababayan at sinabi sa publiko, sinabi sa sambayan ng Pilipino na wala po tayong magagawa. In short mga kababayan, ipinakita niya sa bansang China na talagang mahina po ang Pilipinas sa pagdepensa ng ating mga teritoryo. Maliwanag naman po mga kababayan. So anyway, kayo po ano po masasabi nyo hingil po dito? Comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo hingil po sa naging pahayag nitong spokesperson ng PCG na si J. Tariela, mga kababayan. Anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Yan po yung source natin mga kababayan ha. Doon sa binasa po natin itong Inquirer.net. Ano po, tanggalin na po natin yan. Yan. So eto mga kababayan, punta na po tayo dito sa next topic po natin na kung saan itinanggi daw po ni dating Pangulong Duterte na meron daw pong gentleman's agreement sa pagitan ng dating administrasyong Duterte at sa bansang China. Kasi kagabi nagkaroon po ng press con etong si dating Pangulong Duterte at sinagot po yung mga katanungan ng publiko mga kababayan patungkol po dito sa gentleman's agreement, patungkol kay Kibuloy mga kababayan at patungkol dun sa nilalaman ng gentleman's agreement. So ito, maliwanag po dito sa balita ng UNTV na itinanggi po ni dating Pangulong Duterte na may gentleman's agreement. Sa madalit salita mga kababayan, sinasabi ni dating Pangulong Duterte na walang katotohanan yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. So ito, i-play na po natin mga kababayan. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang alegasyon na umano'y pumasok ito sa isang gentleman's agreement sa pagitan niya at ni Chinese President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa isang press conference sa Davao City kagabi April 11, kinuwento ni Duterte ang naging usapan nila ni President Xi sa kanyang state visit sa China noong siya pa ang Pangulo.
Sinabi umano ni Duterte sa Chinese President na balak ng Pilipinas na kumuha ng langis sa West Philippine Sea. Yan, pakinggan nyo ito mga kababayang mabuti ha, kasi kung makikita ninyo yung sinabi ni Panelo nung nakaraang araw mga kababayan, tumutugma po sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ano po, nung sinabi daw nila yung tungkol at issue dito sa West Philippine Sea mga kababayan, eh talagang hindi daw naging maganda yung sagot ni Xi Jinping. So ngayon, pakinggan nyo po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi pumayag si President Xi. Mr. President, yan. We would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, you know, get savings instead of importing it from the exporting country, ako nang mag-dig, I will dig my oil there. Biruin mo ha, ikaw ang presidente ng Pilipinas. Tingnan nyo mabuti mga kababayan, siya ang presidente ng Pilipinas, pero yung pagkuha ng langis dun sa mismong teritoryo natin, ipinagpapaalam niya pa sa bansang China. Diba mga kababayan, presidente po siya ng Pilipinas, pero yung pagkuha at pagsipsip ng langis dun sa mismong teritoryo po natin, dito sa West Philippine Sea mga kababayan, kailangang ipagbigay alam niya muna sa bansang China bago siya magsagawa mga kababayan ng pagsipsip ng langis dun sa mismong teritoryo po natin. Eh di ba mga kababayan, kung iisipin nyo, hindi na natin kailangan magpaalam sa bansang China. Ano po, tayo po yung masusunod dun sa mismong teritoryo po natin na iginawad sa atin ng International Court. Hindi po ang bansang China. Pero kung iisipin nyo mga kababayan, base dito sa statement ni dating Pangulong Duterte, nakikiusap siya sa bansang China. Nagpapaalam siya na ganito yung gagawin nating aktibidades mga kababayan dito sa West Philippine Sea. Na kung tutusin, eh kahit hindi naman po tayo magpaalam dyan. Alam nyo mga kababayan ha, ipagpalagay natin na magpaalam tayo sa bansang China, walang magiging magandang sagot yung mga yan. Ang sasabihin ng mga yan, huwag mong gawin yan kung ayaw mo magkaroon tayo ng trouble at kung ayaw mo masira yung pagkakaibigan natin. Diba yan at yan lagi yung isasagot ng mga yan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, dapat nga bansang China ang nagpapaalam tuwing papasok po sila sa ating teritoryo, hindi po tayo. Pero mas pinili ni dating Pangulong Duterte na siya yung magpakumbaba sa bansang China mga kababayan para ipagpaalam yung gagawin nating aktibidades dito sa mismong teritoryo po natin. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? I just want to let you know, ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. With the life of me, we are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Ayun pa. Biruin niyo mga kababayan, anong sinabi daw ni Xi Jinping na huwag mong ituluyan kung ayaw mong masira yung pagkakaibigan natin. Ang naging tanong daw ni dating Pangulong Duterte, ano po ang nasa isip nyo, Mr. President? Ang sagot daw ni Xi Jinping mga kababayan, eh magkakaroon daw ng trouble kung ayaw mo magkaroon ng trouble. Eh ikaw ba naman mga kababayan, presidente ka ng Pilipinas dati. Tapos alam mong teritoryo mo yon. Kailangan mo pa magpaalam dun sa ibang tao na alam mo namang pagmamayari mo yon at lupain mo yon. Isipin nyo mabuti. Kayo ba, tanungin ko kayo, may ari-arian kayo, may lupain kayo, at may gagawin kayo doon na halimbawa magtatayo kayo ng bahay nyo. Sa tingin nyo, magpapaalam pa kayo sa ibang tao mga kababayan para makapagtiri kayo, makapagtayo kayo sa sarili nyong lupa? Eh parang ganito yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte, na mas pinili niya na magpaalam muna kay Xi Jinping at hintayin yung desisyon ni Xi Jinping bago siya gumawa ng aksyon sa West Philippine Sea mga kababayan na ikauunlad sana ng matindi ng bansang Pilipinas. Ano po ngayon, nung sinabi ni Xi Jinping na magkakaroon ng trouble,
Hindi na inano ni dating Pangulong Duterte yung usapin ng West Philippine Sea. Sa madalit salita, hinayaan niya na lamang po na yung bansang China yung magmaniubra, mga kababayan, sa ating mga teritoryo. Maliwanag naman yung sinabi dito ni dating Pangulong Duterte. Nagpapaalam po siya kay Xi Jinping, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Pa kay Duterte, kung pagpipilitan niya ay maaaring maglunsad ng gyera ang China at maaaring matunaw ang Pilipinas. Kaintindig ko pag sabi niya, there will be trouble if we insist on our own way there, China will go to war. Oo, tinakot lang ni Xi Jinping, mga kababayan, natakot na si dating Pangulong Duterte. Ay, mga kababayan, tinakot lang ni Xi Jinping na magkakaroon ng trouble kung sakaling gawin. Ano po yung pagsipsip ng langis dun sa mismong teritoryo natin na makakatulong dapat sa Pilipinas, mga kababayan, nung tinakot siya ni Xi Jinping, eh talagang sabihin natin, natakot na si dating Pangulong Duterte kasi hindi niya tinuloy, mga kababayan eh. Hindi niya itinuloy kasi ang paniniwala ni dating Pangulong Duterte na isang pisot lang tayo ng China, mga kababayan. Alam nyo, oo, ipagpalagay natin, malakas ang bansang China. Pero kung ang ginawa kasi ni dating Pangulong Duterte, eh yung ginawa ni PBBM ngayon, na saglip na awayin natin yung ibang bansa pa na malalakas na walang interes, mga kababayan, sa bansang Pilipinas, kung hindi ang tulungan lamang po tayo at pare-parehas na makinabang at umunlad, mga kababayan, eh okay sana, walang problema. Eh ngayon, ang pinili kasi ni dating Pangulong Duterte, makipag-alyansa doon sa bansang komunista, na kung saan, mga kababayan, alam natin na may balak na sakupin yung mga teritoryo po natin. Alam nyo, sa hakbang ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, marami po siya mga pagkakamali. At eto yung isang pagkakamali, mga kababayan, na nakikita po natin, na kung saan ang pinili niya na puntahan at makipag-alyansa ay etong bansang China, na alam naman niya sa sarili niya na may gusto at may kinakamkam sa mga teritoryo po natin. So ngayon, kung ang ginawa niya kasi nung panahon niya, nakipag-alyansa siya sa mga malalakas na bansa katulad ng Japan, Amerika, mga kababayan, at iba pa, wala sanang problema. Hindi sana tayo matatakot, mga kababayan, na pisutin lang tayo basta-basta ng China. Eh ngayon, sa madalit salita, parang pinatunayan ni dating Pangulong Duterte na talagang takot tayo na bumangga sa bansang China at okay lang sa atin na kamkamin ng bansang China, mga kababayan, yung mga teritoryo po natin. Ano po? So ngayon, pagpatuloy pa natin. Wala na umanong kasunod na meeting na nangyari pagkatapos noon. Wala rin umano siyang tinatago na anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas dahil kasama niyang pumunta noon sa China si dating National Defense Secretary Delphine Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año, former Armed Forces of the Philippines AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. at ilan pang cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. I assure you. Partida to, mga kababayan, ha, matapang daw si dating Pangulong Duterte, pero tinakot lang ni Xi Jinping, eh talagang... Natatawa nga ako, mga kababayan, doon sa mga vlogger ni dating Pangulong Duterte, yung mga didishit vlogger, yung mga banatae vlogger. Ano yung sinasabi nila? Buti pa si dating Pangulong Duterte, matapang, ipinaglalaban tayo sa mga dayuhan. Ngayon, ipagpalagay nyo, mga kababayan, nasaan yung tapang dito? Tinakot lang ni Xi Jinping na masisira yung pagkakaibigan at magkakaroon ng trouble kung sakaling ituloy yung pagsipsip ng langay sa West Philippine Sea. Ngayon, hindi niya itinuloy kasi nga, mga kababayan, bumahag, di umano yung buntot niya kay Xi Jinping. So maliwanag naman yung sinasabi dito ni dating Pangulong Duterte. Nagsalita si Xi Jinping na kapag ka itinuloy mo yan, magkakaroon ng trouble at mawawala yung pagkakaibigan natin. Ibig sabihin, masisira yung pagkakaibigan natin. Yun, natakot, mga kababayan, hindi itinuloy yung pagsipsip ng langis sa West Philippine Sea. Anyway, pagpatuloy pa natin. That if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea.
Samantala, hinamon din ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na subukang magtayo ng gusali o anumang istruktura sa West Philippine Sea. Sabi ko kay Marcos, stop complaining and expanding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man na sa gobyerno ngayon, di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Ah! Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. Ay, pero mga kababayan ha, yung pagpapagawa ng mga shelter doon sa mga teritoryo po natin dito sa may Sandy Cay, eh para mga kababayang ipinupush na po ngayon sa Senado. Ang pagkakalam ko, parang natalakay ko na po yan sa inyo nung nakaraang araw, na kung saan mga kababayan, pinamamadali po ngayon ng Kongreso pala, hindi pala Senado, pinamamadali ng Kongreso ngayon na maaprubahan at maisulong yung pagpapatayo po ng mga shelter, mga kababayan, ng mga mangingisda dito po sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. So ngayon, hinahamon ni dating Pangulong Duterte na i-repair daw po, iparepair ni PBBM yung BRP Sierra Madre at magtayo ng mga gusali, mga kababayan, dito sa May Ayungin Shoal at dun sa iba pa natin mga teritoryo. So kung iisipin nyo, mga kababayan, hinahamon niya si PBBM ngayon na i-repair yung BRP Sierra Madre, pero hindi niya nagawang ipariper yon nung siya pa ang presidente, mga kababayan. Diba? Hinahamon niya si PBBM ngayon na ipariper. Bakit hindi mo ipinariper nung panahon na ikaw pa yung presidente? At bakit ngayon mo hinahamon si PBBM na ipariper, mga kababayan, yung BRP Sierra Madre, at tingnan ni PBBM kung ano yung mangyayari at kakalabasan ng gagawin niyang hakbang? So sa madalit salita, tinatakot niya, mga kababayan, si PBBM na kapag ka nagpatayo at nagpariper ng BRP Sierra Madre at nagpatayo ng mga gusali dito sa May Ayungin Shoal, mga kababayan, ay magkakaroon talaga ng matinding kaguluhan at magkakaroon ng trouble, gaya ng sinabi sa kanya ni Xi Jinping, mga kababayan. So sa madalit salita, sinasabi ni dating Pangulong Duterte na hindi magugustuhan ni PBBM yung gagawin ni Xi Jinping kung sakaling ituloy niya, mga kababayan, yung mga pag-re-repair dito sa BRP Sierra Madre at yung binabalak na pagpapatayo ng mga gusali sa mga teritoryo po natin. So parang ganon yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Anyway, pagpatuloy pa natin. Patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Mr. President, I am urging, I'm challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. De, subukan nila. Yan. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Go ahead. Bring it Japan and the rest of the ASEAN countries. And let us see what happened. Tiniyak naman ni dating Pangulong Duterte na pag-aaralan din umano nito ang lahat ng mga agreement na pinasok ng pamahalaan noong panahon niya. Elaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Diba sinabi, mga kababayan, ano yung sabi ni dating Pangulong Duterte? Wala daw pong agreement. Sa madalit salita, mga kababayan, nagsisinungaling pala si Harry Roque. At sa madalit salita, nagsisinungaling pala po ang bansang China. Alam nyo ba, mga kababayan, di ba nagsalita si PBBM? Ano yung sinabi ni PBBM noong nakaraang araw? Kung yan ay ginawa ng mga yan, nila, bakit ginawa pa nilang sikreto yung kanilang gentleman's agreement, mga kababayan? At ngayon, di ba, itinatanggay ni dating Pangulong Duterte na meron po talagang gentleman's agreement. So paano naman po, mga kababayan? Eh nag-iingay na din ngayon ang bansang China at sinasabi na hindi daw talaga tayo marunong tumupad sa ipinangako sa kanila, mga kababayan. So eto, pakinggan naman po natin itong isa pang balita na nakita po natin, mga kababayan, at pakinggan po natin itong inilabas na statement, mga kababayan, ng China. Ano po patungkol po dito sa West Philippine Sea at patungkol po dun sa hinahabol nila na kasunduan. So ngayon, eto, pakinggan muna natin itong nakita nating balita na kung saan, mga kababayan, sabi daw po ng bansang China, iginigiit na nagkaroon ng kasunduan sa Duterte administration kaugnay ng Ayungin Shoal. So ibig sabihin, di ba itinatanggi ni dating Pangulong Duterte
mga kababayan, na may gentleman's agreement pero sinasabi ng bansang China at iginigiit nila na nagkaroon talaga ng kasunduan yung Duterte administration sa bansang China na kailangan to pa rin ng administrasyong Marcos, mga kababayan. So sino ang paniniwalaan natin? Yung bansang China na nag-ahabol at sinasabi na mayroong kasunduan sa dating administrasyon or si dating Pangulong Duterte na itinatanggi na mayroong kasunduan, mga kababayan. So anyway, ito i-play po natin, pakinggan po natin itong balita na nakita po natin. Iginiit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renai Zhao. Ito, sabi daw nitong spokesperson ng China, mga kababayan. The reason for the current tension at the Renai Zhao, the Philippines refused to tow away the illegal grounded warship. Yan yung sabi dito. Second, denied the extensions of Duterte administration gentleman's agreement with China. So yung una daw, mga kababayan, yung unang reason ay yung ginagawa po natin, yung pag-refuse natin to tow away the illegal grounded warship, mga kababayan. At yung pangalawa daw po is yung pag-deny dun sa gentleman's agreement ng Duterte administration. So ibig sabihin, idinideny daw po ng Pilipinas na nagkaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng dating administrasyon dito sa bansang China. Kaya daw po nagkakaroon ng tensyon dahil daw po sa dalawang bagay na yan. So napakaliwanag naman na iginigit ng bansang China na may gentleman's agreement talaga. Sino ang sinungaling? China o yung dating administrasyon? Tanong lang naman. Kasi kahit si PBB, mga kababayan, nalilito na rin dito sa pinasok ng dating administrasyon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. O dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayun din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Inabante na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Kasi nga, mga kababayan, hindi nga natin alam kung sino yung nangako na aalisin itong BRP Sierra Madre dito po sa Ayungin Shoal. Diba kung matatandaan nyo, may napanood akong balita na kung saan dalawang barko yung ipinangakong aalisin. Unang-una yung BRP Benguet, sunod etong BRP Sierra Madre. Kaso nga lang, mga kababayan, yung BRP Benguet lang yung naalis. At etong BRP Sierra Madre, yung naiwan dito sa may Ayungin Shoal. At ang sinasabi na nangako daw dyan, mga kababayan, eh nung una administrasyong Gloria at saka ERA, pero itinatanggi nung dalawa. Mga kababayan, ngayon mas umigting pa dahil nga may nangako daw po na presidente ulit dito sa bansang China. At ang nangako na presidente ay etong si dating Pangulong Duterte. Yan po yung sinasabi ng bansang China. Ano po, Duterte administration, na hindi daw po tinupad at itinatanggi ng bagong administrasyon, which is etong administration ni PBBM. So paano ba naman hindi itatanggi yan? Paano ba naman titingnan ni PBBM yan? Yung gentleman's agreement na yan. Ngayon ngang hindi alam ni PBBM kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo at kung sino ba talaga yung nangako sa bansang China. At kung nangako man etong administrasyon ni dating Pangulong Duterte, bakit pa nila inilihim or ginawang sikreto, mga kababayan? Yan po kasi yung pinupunto dyan ni PBBM eh. Diba? Na ikinagagalit naman ng mga panatiko ni dating Pangulong Duterte. Hindi nyo kasi naiintindihan yung sinasabi ni PBBM. Mas mabuti na sabihin nila, aminin nila at ilathala nila kung ano ba talaga yung nilalaman ng gentleman's agreement na yan para magawa natin ang paraan sa lalo't madaling panahon nang hindi pa uminit ng uminit yung tensyon dito sa West Philippine Sea. So by the way, pagpatuloy pa natin. Kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
So ngayon mga kababayan, ituloy na agad natin ito dito sa nakita nating balita galing po dito sa China. Kasi yung nag-upload mga kababayan, Shanghai Eye na channel, ikinikredit natin sa kanya yan. So sabi dito, China elaborates on its position regarding Rena Zhao in South China Sea. Ito, i-play po natin. Bago tatagalugin ko na lang sa inyo mga kababayan mamaya, i-play muna natin ang buo. ...承诺拒不拖走仁爱礁非法作滩的军舰。 20时口否认杜特尔特政府时期同中方达成的君子协定在海上 Sabi dito mga kababayan na ito daw. First and foremost, I want to stress that Rena Zhao is part of China. Nasa Qingdao and China has indisputable sovereignty mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. 中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域 Over Nasa Qingdao including Rena Zhao and the adjacent waters. Ayun po yung sabi dito, ipagpatuloy pa natin. Mamaya ako tatagalugin mga kababayan. 拥有无可争辩的主权。中方一直致 China is committed to managing the situation at Rena Zhao with the Philippines through dialogue and consultation. Mga kababayan, so ibig sabihin parang hinihimok ng bansang China, mga kababayan, na maayos po yung nangyayaring tensyon or yung nangyayaring sitwasyon dito sa West Philippines sa pamamagitan ng pakikipagdialogo at pakikipagkonsultasyon. Anyway, pagpatuloy pa natin. 致力与同非方通过对话协商管控仁爱礁现地局势. The reason behind the current situation at Rena Zhao is very clear. Yan po yung sabi nila. 成仁爱礁当前局势的原因清清楚楚明明白白一是非方为 First, ito daw yung una. The Philippines went back on its word and refused to haul away the warship illegally grounded at Rena Zhao mga kababayan. So parang sinasabi nila na hindi tayo marunong tumupad sa pinag-usapan. Bumabalik sa atin yung ating mga salita mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. 北被承诺拒不拖走仁爱礁非法作滩的军舰 Second, the Philippines denied the existence of gentleman's agreement which with China under the Duterte administration. Yan po yung sabi dito mga kababayan, no? Duterte administration. Hindi po Marcos administration, Duterte administration yung nakipagkasundo po sa kanila na hindi tinutupad ni PBBM daw. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. 否认杜特尔特政府时期同中方达成的君子协定在海 And has repeatedly infringed on China's sovereignty in those waters and made provocation, mga kababayan. 上肆意侵权挑衅。三是随意抛弃本届 Third, yung pangatlo daw, the Philippines has abandoned the current administration understanding with China on the Rena Zhao issues and construction, mga kababayan. So parang hindi ginagawa or inabandona na ng ating administrasyon, mga kababayan, yung napag-usapan na hindi po tayo magpapagawa ng kung ano-ano man dito sa may Ayungin Shoal, mga kababayan, at hindi natin i-refer yung BRP Sierra Madre sa madalit salita. Parang ganun po yung sinasabi dito. Anyway, pagpatuloy pa natin. 政府同中方就仁爱礁问题达成的内部谅解，执意向仁爱礁非法作滩的军舰运送建筑材料，企图materials to the grounded warship for the large-scale repair and refurbishment in the attempt to permanent occupy Rena Zhao, mga kababayan. So ito po yung pumapatungkol sa BRP Sierra Madre. Mamaya tatagalugin natin ang buo. 图大规模维修加固，以实现对仁爱礁的永久占领。 If the Philippines truly wants to ease tension at Rena Zhao through dialogue and communication, mga kababayan. So parang sinasabi nila na yun lang yung nakikita nating paraan para mawala yung tension dito sa West Philippines eh, na makipagdialogo tayo mga kababayan at makipag-usap tayo sa kanila. Parang ganun po yung sinasabi dito. Anyway, pagpatuloy pa natin. 真正想通过对话沟通缓和仁爱礁局势，就要重信。 It needs to honor and commitments and understanding, stop provocation. So parang tayo pa yung lumalabas na gumagawa mga kababayan ng gulo sa sarili nating teritoryo. Ang sakit lang isipin mga kababayan na parang tayo pa yung nagpuprovoke. Ano po, katulad ng sinasabi ni Harry Roque, tayo yung nagpuprovoke kaya tayo hinaharas ng China. Mga kababayan, kasi sabi nila dito, tayo, parang tayo pa
yung nagpuprovoke. Parang itigil natin yung pampuprovoke natin sa kanila, mga kababayan. Eh kung tutusin naman, mga kababayan, hindi naman natin kailangan mag-provocation. Dahil teritoryo po natin yung ipinaglalaban natin. Sila ang gumagawa ng gulo, kaya nagkakaroon ng tensyon sa West Philippines Sea. Kung umaalis sila sa West Philippines Sea at iniiwan nila yung teritoryo natin, walang gulo, mga kababayan. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Sabi pa dito, on how to deal with the current situation at Renajaw, China's position, it's clear cut. Yan po yung sabi nila dito. First, by keeping it warship grounded at Renajaw for decades, running the Philippines has been violating. Yan po yung sabi nila. Ipagpatuloy pa natin. China sovereignty in the declaration of the conduct of parties in the South China Sea, DOC, mga kababayan. Special Article 5 which say refraining from action of inhibiting of the presently uninhibited island and reefs. Yan po yung sabi dito. Ipagpatuloy pa natin. We demand that the Philippines tow away the warship at once and restore the Renajaw state of hosting zero personnel and facility. Sa madalit salita, gusto nilang alisin na natin yung BRP Sierra Madre, mga kababayan, at parang iwan na natin etong ating teritoryo. Parang ganun po yung sinasabi nila. Anyway, pagpatuloy pa natin. Second, before the warship to tow away, if the Philippines needs to send living necessities out of humanitarianism, yan po yung sabi dito. China is willing to allow it if the Philippines informs China in advance and after on-site verification is conducted. 已出发，在事先向中方通报，并经现场核查后，允许菲方实施运补。 China will monitor the whole process. So ipagpatuloy pa natin. 将全过程予监控。第三。 Third, if the Philippines sends large amount of construction materials to the warship and attempts to build fixed facilities and permanent outposts, mga kababayan. 如果菲方运送大量建材上舰，试图建设固定设施和永久哨所，中方绝不。 China will not accept it and will certainly stop in the accordance with law and regulation to uphold China's sovereignty. Kung tutusin, mga kababayan, ha, hindi dapat sila nagsasalita ng ganito sa Pilipinas. Bakit? Kasi unang-una, mga kababayan, parang andating sila yung may-ari ng mga teritoryo natin na parang hindi nila matatanggap kung sakaling magpatayo tayo ng mga instruktura dito sa Ayungin Shoal at dito sa West Philippines Sea. So hindi nila matatanggap, mga kababayan, dahil parang sinasabi na labag daw po yon sa batas ng soberentiya ng bansang China, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. And the sanctity of the DOC. Yan po yung sabi nila dito. Maliwanag, mga kababayan, ha, ngayon, tatagalugin na natin ang buo para maintindihan ninyo. Ito yung sabi niya dito, mga kababayan. Ito, ha, basahin natin. Ang source natin ito, mga kababayan, ito yan. Yan, ipinakita ko lang sa inyo para may resibo tayo kasi mahirap mamaya, baka sabihin nila, itinipe lang natin ito, mga kababayan. Ngayon, ito pong babasahin natin na yan, ito po yan. Yan yung sinasabi po sa videong ito. Para maliwanag po sa inyong kaalaman. So sabi dito, Global Times, kamakailan ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Pilipinas na natakot siyang malaman ang kasunduan ng Maginoo sa pagitan ng Administrasyong Duterte at ng China tungkol sa Renajaw at hihingi siya ng paglilinaw tungkol sa kasunduan. Sinabi rin niya na handa siyang mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa China sa lahat ng antas upang mabawasan ang tensyon sa bawat pagsisikap. Ano ang komento ng China
So basahin po natin mga kababayan. Ito yung sabi ni Mauning. Yung babae kanina na nagsasalita, ito, kung makikita ninyo, etong babaeng ito, yan po si Mauning, mga kababayan. Sabi dito, una at higit sa lahat, gusto kong bigyang diin na ang Rena Zhao ay bahagi ng Natasha Kwandao ng China at ng China ay may hindi mapapag-alin lang ang soberanya na nasa Kwandao, kabilang ang Rena Zhao at ang mga katabing tubig. Ang China ay nakatuon sa pamamahala ng sitwasyon sa Rena Zhao kasama ang Pilipinas sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Mga kababayan, sabi pa dito, ang dahilan sa likod ng kasalukuyang sitwasyon sa Rena Zhao ay napakalinaw. Una, ito daw mga kababayan yung una, bumabalik ang Pilipinas sa mga salita nito at tumanggi na hilahin ang barkong pandigma na illegal na nakaground sa Rena Zhao. Ikalawa, itinatanggi ng Pilipinas ang pagkakaroon ng kasunduan ng gentlemans na naabot sa China sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ito pa yung sabi dito, at paulit-ulit na nilabag ang soberanya ng China sa karagatang iyon at gumawa ng mga provokasyon. Ikatlo, tinalikura ng Pilipinas ang pagkakaunawaan ng kasalukuyang administrasyon sa China sa isyo ng Rena Zhao. Nagpadala ng mga construction materials sa grounded warship para sa malakihang pagkumpune at reinforcement sa pagtatangkang permanenteng sakupin ang Rena Zhao. Mga kababayan, so maliwanag naman dyan. Ano po, kaya nagagalit ang China, kaya nagkakaroon ng tensyon sa West Philippine Sea kasi nga yung pangalawang sinasabi nila, hindi tayo marunong tumupad sa napagkasunduan dahil nga nakipagkasundo yung Duterte administration. Diba mga kababayan, maliwanag yung sinasabi dyan. Nakipagkasundo sa bansang China yung Duterte administration at ang nagsasalita po niyan ay si Mauning, taga China. Official ng China yung nagsasalita po. Anyway, ipagpatuloy pa natin, sinasabi pa dito mga kababayan na bumabalik tayo sa mga salita natin. Hindi tayo marunong tumupad sa napagkasunduan. Ibig sabihin, nangako tayo sa kanila hindi natin tinupad at hindi pinahalagahan ng bagong administrasyong Marcos. So paano ba natin papahalagahan yan mga kababayan? Ganong hindi nga natin alam kung ano yung nilalaman ng kasunduan. Diba mga kababayan, ngayon, yung mga Duterte vlogger supporter, ngayon yung sabihin walang gentleman's agreement, banat bay, nasan ka? Maliwanag yung sinasabi dito mga kababayan, no? Hindi tayo marunong tumupad sa napagkasunduan na ipapahila daw natin or aalsin etong BRP Sierra Madre dito sa may Ayungin, Seoul. At ang sinasabi na nakipagkasundo mga kababayan, yung Duterte administration. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon ko nga lang nalaman nito eh. Kasi nung una, ang sinasabi kasing nakipagkasundo dyan, mga kababayan, naaalsin etong BRP Sierra Madre dito sa may Ayungin, Seoul, eh yung administrasyong Gloria at saka ERAP, mga kababayan, pero itinanggi nung dalawa kasi nga naman, wala nga naman silang nababanggit na nakipagkasundo sila ng ganon. Ngayon mga kababayan, dito sa sinasabi nitong videong ito, na kung saan ang nagsasalita po etong foreign ministry ng China na si Mauning, mga kababayan, eh talagang ano, sinasabi nila dito na nakipagkasundo yung Duterte administration. Na kaya tayo bumabalik sa mga salita natin kasi nga hindi natin ipinaalis or ipinahila yung BRP Sierra Madre. Mga kababayan, ano po, taliwas po yung ginagawa natin ngayon dun sa napagkasunduan ng Duterte administration at saka po ng bansang China. Maliwanag naman yung sinasabi dito mga kababayan, no? Diba? May kasunduan. Pero ngayon, itinatanggi ni dating Pangulong Duterte. Diba? Maliwanag doon sa videong ipinakita ko sa inyo kanina, itinatanggi ni dating Pangulong Duterte na may kasunduan sila, na may gentleman's agreement sila sa bansang China, mga kababayan. Pero sinasabi ng bansang China, kaya nagagalit sila kasi hindi tayo tumutupad dun sa gentleman's agreement ni Duterte sa kanilang bansa. Anyway, sabi pa dito mga kababayan, paulit-ulit pa daw nating nilalabag yung kanilang soberanya, mga kababayan, dahil tayo daw yung gumagawa ng provocation. Eh paano ba tayo gagawa ng provocation doon? Tayo nga yung winawater cannon mga kababayan. Ang ginagawa lang naman natin, nagdadala tayo ng resupply materials dito sa BRP Sierra Madre para ikumpuni yung barko natin at para makapagbigay ng pagkain doon sa mga sundalo natin. Eh masama ba yun na gawin sa sarili nating teritoryo? Hindi. Kasi atin yun mga kababayan. Pero anong ginagawa ng China?
Gumagawa po sila ng provocation. Sila po yung nagwa-water cannon dun sa mga Philippine Navy po natin. Sino ngayon ang gumagawa ng provocation? Bansang China, bakit sila gumagawa ng provocation? Kasi may tinitingnan silang kasunduan. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, tinalikuran daw natin yung pagkakaunawaan ng kasalukuyang administrasyon sa China. Dahil nagpapadala daw tayo ng construction materials para i-repair yung ating barkong pandigma, etong BRP Sierra Madre. Natural mga kababayan, ipaparepair natin yan. Unang-una, teritoryo natin yan. Pangalawa, barko natin yung i-repair, hindi naman kanila. Natural, gagawin natin kung ano man yung gusto natin gawin doon sa teritoryo po natin, kasi ating yon. At yung i-repair po nating barko, pagmamay-ari po natin yon. Maliwanag naman po mga kababayan. Anyway, sabi pa dito, basahin pa natin, ito daw. Kung talagang nais ng Pilipinas na mabawasan ang mga tensyon sa Renajaw or dito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng dialogo at komunikasyon, kailangan itong igalang ang mga pangako at pag-unawa at itigil ang mga provokasyon kung paano harapin ang kasalukuyang sitwasyon sa Renajaw. Malinaw ang posisyon ng China. Malinaw pa ba yun? Talo nga sila sa International Court? Nasaan yung posisyon nila mga kababayan? Nasaan yung sinasabi nilang malinaw na posisyon? Di ba talo nga sila sa International Court? Talo nga sila, wala nga silang pagmamay-ari . Anong posisyon nila sa West Philippines . Di mangangamkam. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw ha. Una, pananatilihing nakaground sa Renajaw, sa loob ng ilang dekada, nilabag ng Pilipinas ang soberanya ng China at ng mga deklarasyon on the conduct of the parties in the South China Sea or etong DOC, lalo na ang Article 5 na nagsasabing umiwas sa pagkilos ng paninirahan sa kasalukuyang walang nakatira na mga isla at bahura. Hiniling namin na agad nahilahin ng Pilipinas ang barkong pandigma at ibalik ang mga estado ng Renajaw ng mga walang tauhan at pasilidad. Mga kababayan, sabi pa dito, eto ha. Pangalawa, bago hilahin ang barkong pandigma, kung kailangan ng Pilipinas na magpadala ng mga pangangailangan sa buhay dahil sa humanitarianism, handa ang China na payagan ito. At kung ipaalam ng Pilipinas ng maaga sa China at pagkatapos na maisagawa ang on-site verification, susubaybayan ng China ang buong proseso. Mga kababayan, so parang tayo pa dapat yung mag-i-inform sa China kung ano yung gagawin natin sa mga teritoryo natin. Dapat daw mga kababayan, kung sakaling ipapahila natin yung BRP Sierra Madre, kung aalisin natin dito sa may Ayungin Shoal, dapat daw ipagbigay alam agad natin sa bansang China para daw makapag-monitor at masubaybayan ng China kung ano yung mga gagawin natin proseso. So parang tayo pa yung kailangan magpaalam sa bansang China sa mga gagawin nating aktibidades dito sa pagmamay-ari nating teritoryo. Grabe naman sila. Grabe naman yung nakipagkasundo dito. Sabi pa dito mga kababayan, ito ha. Ito daw. Pangatlo, kung magpapadala ang Pilipinas ng malaking halaga ng construction materials sa barkong pandigma at magtatangka na magtayo ng mga fixed facility at permanenteng outpost, hindi ito tatanggapin ng China at determinadong itigil ito alinsunod sa batas at regulasyon para itaguyod ang soberanya ng China at ng mga kasagraduhan ng DOC. So maliwanag naman po yung sinasabi dito ng bansang China. Maliwanag din na may kasunduan talaga yung Duterte admin sa kanilang bansa. At yan po yung hinahabol ng bansang China kung bakit mainit po sila mga kababayan sa atin ngayon. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit patuloy po tayong hinaharas ng bansang China, kasi nga may hinihintay po sila na tuparin nating pangako. At ano yung pangakong yon? Yung ipahila yung BRP Sierra Madre at alisin mga kababayan dito sa may Ayungin Shoal. Biruin nyo ha ang sinasabi nila na nakipagkasundo Duterte administration. Pero anong ginagawa ni Pangulong Duterte ngayon? Itinatanggi niya po yung kasunduan yon. Pero mismong taga-China na po yung nagsabi na meron talagang kasunduan na ipahila yung BRP Sierra Madre bukod sa hindi na nga kukumpinihin at hahayaang mabulok, balak pa palang ipahila at alisin mga kababayan dito sa may Ayungin Shoal. So maliwanag naman po yung ipinapahiwatig sa atin ng bansang China base po sa videong ito. Ano po, na inilabas nila mga kababayan, ano bang oras to inilabas?
Kahapon, pagkatapos makarating sa kanila yung statement ni PBBM na hindi alam ni PBBM na may kasunduan ang bansang China sa Duterte administration. So ngayon, ang kailangan dito talaga sa lalo't madaling parahon, maimbestigahan po ito sa Senado, mga kababayan, para malaman po natin kung ano ba talaga yung mas malalim pang nilalaman nitong gentleman's agreement. Hindi sapat na itanggi nila ng itanggi. Ang dapat dito, imbestigahan sa Senado at saka sa Kongreso, mga kababayan. Anyway, kayo po, ano po ang komento niyo hingil po dito sa sinasabi ng bansang China na meron talagang kasunduan sa pagitan ni Duterte at ng bansang China? Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po yung masasabi nyo hingil po dyan. So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo sa next topic po natin. Ito, sabi daw po nitong si PRRD or nitong si former President Rodrigo Duterte kay Carpio na papel lang daw yan at tinawag niya pang tanga etong si Carpio. Kasi ang sabi dito, eto daw si Digong ay may buwelta daw sa pahayag ni Carpio kaugnay ng umano'y gentleman's agreement. So pakinggan po natin yung buwelta ni dating Pangulong Duterte kay Carpio. Pero itong Carpio na ito, ayunan, bakit ko, kung ibigay ko yung ayunan, sure, Jester Carpio, kung hindi ka mag- ibigay ko na lang yung South China Sea. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. Hindi niya alam kung nasa saan daw yung Ayungin Shoal. Eh di hindi niya pala din alam kung nasa saan yung BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung ano yung mga teritoryo natin, eh hindi mo pala pinahalagahan yung mga teritoryo natin. Kasi hindi mo alam yung mga teritoryo nating ipinaglalaban ngayon, dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin, yung anim na taon na pamumuno mo, hindi mo man lang napagtuunan ng pansin na alamin yung mga ipinaglalaban nating teritoryo na kinakamkam ng bansang China. So anong klaseng presidente kayo that time, mga kababayan, di ba? Anyway, pagpatuloy pa natin. At ito, Justice Carpio, sabihin ko sa iyo, if China would decide to erect a naval base there, in the island nearest us, can you stop it? Ano mo yung Supreme Court, Supreme Court ruling mo dyan? Papel lang yan, idiot. It cannot stop a war. So parang ang tinutukoy dito, wait lang, ulitin natin ha, parang ang tinutukoy ata dito yung resulta ng arbitral tribunal noong July 2016, mga kababayan, na pupapabor sa atin. Anyway, i-play muna natin. Ano mo yung Supreme Court ruling mo dyan? Papel lang yan. Siguro nga ang tinutukoy nila dito yung sa International Court na inilabas na desisyon na pumapabor sa atin, mga kababayan, na tayo yung kinikilala nagmamay-ari ng mga teritoryo natin katulad ng West Philippines Sea. So ngayon parang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, pakitama na lamang po ko ha, kung ako po ay mali. Parang ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte dito, papi lamang daw po yun. Kumbaga parang sinasabi niya na parang walang halaga kasi papel nga lang yun, yung ipinaglalaban ni Carpio. Anyway, pagpatuloy pa natin. Idiot. It cannot stop a war. Hindi nadadala ito sa salita. We presidents, at one time or another, had that solemn duty, sacred duty, to protect the Filipino people. Ikaw, yung tourist mo, baka scholar ka pa dyan. Huwag mo ako mapabilib, kilala kita, tagadabaw ka. Maaga ka lang ng political connection kaya ka naging justice. Bulahin mo ako. Yan ang totoo. Madali kasi ito sila magsabi that we should insist. And if China would say no, yan, you cannot insist. What can you do? Justice Carpio, answer me. So you call America, you're a crybaby, always America, America, America. That was the last speech of Marcos.
Now, we will be brave there. We'll have ships there patrolling alongside with the American ships. What? And you call our place Republic of the Philippines. How? When you could remain to be a republic and be peaceful with everybody. Pag-usapan na lang natin yung ano. Hindi naman palawan ang kinukuha ng ano. There are questions and issues about jurisdictions in the Senate. We will continue to talk. Yan ang trabaho namin. Ah. Problema sa'yo, Justice Carpio, hindi ka naging presidente. Akala mo, itong problema ng Pilipinas sa chessboard, kung marunong ka maglaro. It's easy for you to say, ganun dapat ginawa. Hindi ka naging... Akala ko ba sinasabi ng mga panatiko ni dating Pangulong Duterte, chess master daw si dating Pangulong Duterte. Ngayon, yung issue ng West Philippine Sea, kung wala sa chessboard yan, mga kababayan, ibig sabihin hindi niya kayang ay panalo yon. Sa madalit salita, mga kababayan. Kasi kung yung lahat ng bagay, ipagpalagay natin ha, ipinapalagay niya na isang laro sa chessboard, mga kababayan, isang larong chess. Ibig sabihin, kung wala yung West Philippine Sea doon sa chessboard, mga kababayan, hindi niya kayang ipanalo yon. Ano po, hindi niya kayang ipaglaban yon sa madalit salita. Anyway, pagpatuloy pa natin. Presidente, you are not given that sacred duty to protect the 120 million plus Filipino. Ah! Ang iyo, papel lang dyan at salita. Papel daw yung panalo natin sa UNCLOS, mga kababayan. Tandaan nyo ha, mga kababayan, yung naipanalo natin sa international. Ano po, yung sa Arbitral Tribunal noong July 12, 2016 ata yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ay papel lamang daw po para kay dating Pangulong Duterte. Kaya pala noong 2016, nung naupo siya bilang presidente, mga kababayan, hanggang sa natapos yung kanyang termino, hindi niya napahalagahan yung teritoryo po natin at hinayaan niya na yung China, mga kababayan, yung magmaniubra nung pagmamay-ari po nating teritoryo sa madalit salita. Anyway, ngayon mga kababayan, kung titingnan niyo po ha, ngayon pa nga lang, eto ha, partida sa pamula nung tinakot siya ni Xi Jinping hanggang ngayon mga kababayan, talagang sinasabi niya na delikado kapag ka nakipaggera ang bansang Pilipinas sa bansang China. Ay napakaliwanag naman kasi nang sinasabi ni PBBM, hindi po tayo nakikipaggera sa bansang China. Ipinaglalaban lang natin yung teritoryo po natin. Sa papaanong paraan, mga kababayan, yung protektahan at ipaalam sa China na teritoryo po talaga natin yon. Yung protektahan yung teritoryo natin. Ngayon, ang nakikita ko dito kay dating Pangulong Duterte, kung tutusin kaya niya namang ipaglaban ng West Philippine Sea, nagkamali lang siya ng bansang nasandalan. Yung nasandalan niyang bansa, komunistang bansa, na gustong sakupin yung West Philippine Sea. Ano po, sa madalit salita, isang bansa na nangangarap na makuha yung teritoryo ng Pinas at doon pa siya napasandal, mga kababayan. Kaya ang ending, kada may gagawin siyang aktibidades dito sa West Philippine Sea, kailangan niyo muna magsabi at magpaalam kay Xi Jinping. Pag hindi pumayag si Xi Jinping, walang magagawa si dating Pangulong Duterte kung hindi bumalik ng Pilipinas ng luhaan, mga kababayan. Ano po, di umano. Anyway, pagpatuloy pa natin. At maraming hambog. I have the documents. Kinahanap ko yung meron bang mga agreements na ano. I will study it tonight. And after the rally, we can probably have a more expanded agreement signed along the way. Ano mo kasi, ang pagkaalam kasi ito ni Carpio, galing yan ng collegial eh. Supreme Court is collegial, marami sila. Ah! Ganun rin ho kami, ugok.
I do not decide on my own. When there is a critical issue at hand in front of me, I call the National Security Council. Kung wala akong panahon, yan si Andyo Esperon, ang mga militare, ang tinatanong ko sa cabinet. Hindi naman ako, no? It's the act of the president. Correct. But behind that act of the president, I will educate you. Hindi akin yan lahat. Oh. I cannot make a move relative to the security of the country without asking the military and the National Security Council. Kaya yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga military yan. Now, you should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo. He was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Ano kaya sasabihin ng advisor ni PBBM? Kasi nadadawit yung pangalan niya ngayon, mga kababayan. Ano po? So anyway, eto maliwanag naman na etong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, talagang ayaw ko man sabihin na natatakot kay Xi Jinping, pero parang gano'n na nga rin, mga kababayan. Kasi kung tutusin, lahat ng kanyang aktibidades, mga kababayan, about sa West Philippine Sea, kailangan talagang nakatimbre kay Xi Jinping. So ngayon, kung si dating Pangulong Duterte pa kaya ngayon, mga kababayan, ng presidente, at sinabi ni Xi Jinping na, "Oy, Mr. President ng Philippines, baka gusto mo na gawin nating probinsya ng China yung bansang Pilipinas." Sa tingin nyo, mga kababayan, oo na lang kaya si dating Pangulong Duterte? Tanong lang naman. Kasi di ba, mga kababayan, nabanggit niya dati na gusto niyang maging probinsya ng China etong bansang Pilipinas. So kung siya pa kaya ang presidente ngayon, or ibang Duterte yung presidente ngayon, Duterte pa rin, let's say pagpalagay natin, at sinabi ni Xi Jinping na, "Mr. President, I like your country to be part of my country. Ano po, I like your country na maging probinsya ng aking country. Payag ka ba, Mr. President?" So pihado, mga kababayan, magiging probinsya talaga tayo ng China. Ano po, ngayon pa lang, yung mga nagsasabi dyan, yung mga panatiko ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na si BP Inday Sara Duterte yung gagawin nilang presidente sa 2028, bagamat malayo pa, at si Robin Padilla yung gagawin nilang vice-presidente sa 2028, ngayon pa lang mag-isip na po kayo, mga kababayan. Kasi hindi po ito paninira, sinasabi ko lamang po sa inyo yung posibilidad na mangyari. Ano po, pagka sila yung naging susunod na tagapamahala ng bansang Pilipinas. Ano po, kung si Robin nga, ano yung sinasabi ni Robin? Kaysa makipag-away tayo sa China, bakit hindi na lang natin hayaan na maghati na lang ang Pilipinas sa profit ng West Philippine Sea at 60% sa China, 40% sa ating bansa, mga kababayan? At si BP Inday Sara Duterte naman, ang sinasabi niya patungkol sa pangharas ng China, no comment. So kung sila yung magiging presidente sa susunod na henerasyon, ano na lang kaya ang mangyayari sa mga teritoryo natin? Nakakalungkot lang isipin, mga kababayan, na bilang isang vlogger, isang mamamahayag, talagang kung ngayon pa nga lang iniisip na natin na ganun yung mangyayari sa mga teritoryo pa natin, mga kababayan, ano pa kaya ang makakagisnan ng mga susunod na henerasyon, lalo na nung mga kabataan? Ano pa kaya ang teritoryo ang makakagisnan nila kung sakali na si Robin at si BP Inday Sara Duterte yung susunod na mamumuno sa ating bansa? Baka nga magkatotoo yung pangarap ni dating Pangulong Duterte na maging probinsya tayo ng bansang China. Ano po, so ngayon, isipin yung mabuti, lalo na yung mga panatiko na sinasabi na walang kwenta yung ginagawa ni PBBM ngayon.
at nagpuprovok lang si PBBM ng gulo sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ngayon mga kababayan, tingnan niyong mabuti. Nasaan na BP Inday Sara Duterte yung sinasabi niyong Uniteam? Bakit taliwas ata at naka-unified ata yung ginagawa mo sa ginagawa ng ating presidente na si PBBM? Tanong lang naman. Kasi biruin niyo ha, eto si dating Pangulong Duterte nagsalita. Nung nagsalita si dating Pangulong Duterte, sumagot ng matindi ang bansang China. At talagang pinatotohanan nila at pinagtitibay nila yung gentleman's agreement sa bansang China at nitong dating administrasyong Duterte. Ngayon pa nga lang mga kababayan, eh ganito na, what if pa kaya pagka isang Duterte na naman ang namuno sa ating bansa? So kayo, anong komento nyo hingil po dito sa videong ito mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo dito po sa videong ito. Ano po na tinalakay natin na kung saan ito pong bansang China talagang naghahabol at pinipilit ang Pilipinas na tuparin yung napagkasunduan ng dating administrasyon at ng bansang China. Comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo hingil po dito sa balita pong ito.